po kaya pa tayo division. Kaya sabi ni Lord, Juan chapter 16 verse 15, at sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Yung kayamanan hindi mahirap ng tao ay nasa Panginoong Yesus. Ibalita po natin yun. Sabi ko nga po dito, courier of the mission shapes the destiny of the people and of the nation. Napakaganda po dito ang pagmulang ng kapatid. Kung nagsiselebrate ka, nag-i-invite ka ng kasama sa church, ikaw po ay kasamaan, agent sa destiny ng tao. Sabi nga ni Pastor Gerald, sinusugatan natin ang kinabukasan ng tao kasama natin. Kung pastor ako, susugatan ko ang kinabukasan ko pag hindi ko pinagkago sa pagiging pastor ko. Pero ang kinabukasan nyo ang apektuhan mo ng maganda kung magbubusayan ko ang marunong ko at ang pagiging pastor ko. Kung pagbubusayan ko ang pananalangin ko sa inyo, pagbubusayan ko ang pangaral ko sa inyo, makakaayos ang buhay natin lahat. Amen po! Pero kapag hindi natin ginagawa ng tama ang vision ni Lord, sinusugatan natin ang kinabukasan ng mga tao sa paligid natin. Mga magulang po kapatid, ikaramal natin na nag-vision tayo. Dahil tayo mga visionary na tinawag ng Diyos, hindi na po ang pastor, hindi na private room, hindi na ito, dahil lahat na nakilala at nakakilala sa Panginoon. Huwag tayo ng vision, carrier tayo ng vision, courier tayo ng vision. Kaya dapat po, gawin natin ito ng mundo. Mayroon tayong importante role na dapat malam sa mundo. Importante ka, importante ka po. Kaya kung maging courier tayo ng vision, amen! Amen. Paano mo nakikita ang sarili mo sa mga ng Diyos? At paano mo nakikita ng Diyos sa kanyang mga mata? Naisipita po si Diyos sa pamamagitan ng isang kwento. Nakapasal na ako. Wala na, ayaw mo yan. Ilakas na ako yan. Minsan mo may tatlong nagkatrabaho. Yung mataas yung talang brakes. Ibigay mo ko pa rin kayo dito. Lumapit yung isa at ang dalong. Anong ginagawa mo? Ang sabi ko ng isa, naglalakad ng brakes, hindi mo nakikita. Alasin tayo, naglalakad ng brakes. Pinuntag niya yung isa at ang dalong niya. Anong ginagawa mo? Ang sabi niya sa isa, ah, inilatay natin itong pader. Pagpader ng brakes. Inilatay natin itong pader. Lalo ng brakes sa dalong. Tinanong naman niya yung isa na nagsisimula pa ng maglalay. Sabi niya, anong ginagawa mo? Ang sabi niya, magtatayo kami ng katedral. Alam niyo yung katedral? Templo, simbahan. Magtatayo kami ng katedral. Ano niya sa katedral? Naglalakad ka lang ng bridge, nagtatayo ka lang ng pader, o nagtatayo ka lang simbahan. Ano niya? Kung ako ang pastor, anong trabaho ko? Paglaka ka ng bridge, magmurulang, magsimbalang, mag-outing lang, mag-share lang. Ikaw, paano mo nakikita ang sarili? Nagtatayo ng pader? Upang kukulay ang pagkasi ko. Nagtatayo ng pader upang hindi na makalabas at ipag-communicate sa iba. Nagtatayo mo ng wall para pakulay mo ang sarili mo upang hindi na masaktan. Bukan mo na pinagkikan mo, kabahagi at magtatayo kami ang kalitaran ng pagkakas. Saan ka po sa pagkakas? Saan ka po sa pagkakas? Obviously po ako na bilang pastor. Doon ako sa pagkakas ng kalitaran. Ang tanong, nasa yung bakta? Isa ka pa doon sa naglalakad lang ng prince, pag-aaral, darating, kasi isa ako na yan. May blessing ako dyan. Darating na lang ako. O isa ka po sa nagtatayo ng wall, nakikita mo pader na pabakot, pader na pangharap, pader na pang-protection sa iyo. O, ito na lang kabahagi ako ng vision ng Lord. Ito ang ako ng vision, carrier ako ng vision,
Kinilala ni Mr. Pedro.